I'm here in the doctor's office now. I'm waiting for my time. In my doctor's, I have a follow-up checkup today. Yeah. So here's my doctor's office here. Ano nangyari sa ano ko? Grabe naman. Meron pala ako ano. Meron pala marami sa ano ko. Grabe yung ano ko. Kaupo lang ako dito kasi naghihintay ako ng aking ano, doctor. Tawag sa akin ba? Yan. Kailangan tahimik lang dito guys. Yan. Yan ako lang ng konti. Kita ko sa inyong harap ha. Ayan, yan yung harap guys. Kunting tao lang naman dito sa aking ano, aking doctor's office. Ayan. Ayan guys. Maghintay ako, natawagin ako. Wala, masyadong tao kasi hapon ngayon eh. Ano ngayon? Wala stress. Kaya ayun. Masyadong tahimik dito guys. Tayo muna tayo. Dito lang ako nakaano hintay. Yes, ma'am. How are you today? Good, how are you? Good. Thank you. Straight, okay. Yep. Thank you. There it is. English. Alright, we're gonna go to the left. Okay. Thank you. Thank you, ma'am. Mm-hmm. What brings you into blood work, x-ray? Yes, I had a blood work yesterday. So, the other day. Mm-hmm. But it told me to. It will be here this today. So. Today, what do you guys get a quest? Yes. Okay. Yeah, we should have it. Yeah, that's what the woman there told me. Do you smoke? No. Are you still taking these medications? This one I did. That one you're not taking, or you are? I do. I'm still taking this one, so, but the two is not. Not anymore? Yes. Do you need refill? Guys, maghintayin naman tayo ulit guys. Tapos na ako kinuhaan ng blood pressure at saka yung mga records. So, ayan. Dito na ako sa room maghintay, guys. Ito, exclusive na room. Ako lang yung nandito, naghihintay. Sino ba itong nasa likod ko? Ba't ako nakasuot? Ayan, maghintay tayo kung kailan yung doctor ko darating, guys. Kasi, bakit hindi ko namulayan ito, eh? Yung doctor ko kasi, guys, darating yan para kausapin ako. Ayan. Yun lang guys. Maghintay muna tayo ng doktor ko. Minsan ang tagal kasi meron siyang mga pasyente sa ibang rooms. Pag kailangan na hintayin natin guys. Ito yung rooms. Pag pumunta ka dito guys, tapos yun, kasabi ka ng nurse, tapos bago ka kausapin lang yung doktor, maghintay ka muna dito sa room. Alone. Minsan maghihintay ako ng 1 hour, 30 minutes. Minsan kasi may mga pasyente din.
Para at least wala kang kasama. Ikaw lang mag-isa, diba? So, okay lang din yan, guys. Basta, healthy lang tayo. Ito, guys, ay parang salamin ko na rin kayo dyan. Yan. Oo, guys, follow up lang ito kasi last time pumunta ako, mataas yung... Ngayon, mataas daw yung ano ko, low. Diba yung over? Like, 90 over something. Yung over ko, mataas daw siya ng konti. 90 daw. Hindi raw dapat yung, ano ng 90. Pero tingnan natin kung ano sasabihin ng aking doktor, guys. Kasi ano, mataas daw, medyo mataas daw yung ano ko. Meron akong high blood pressure. Pero meron naman akong tinitake na gamot, guys. Pero, sometimes, na-stop po ako kasi mag-maintenance ng gamot. Kain na lang ng healthy dapat sana. Minsan naman, hindi makakain ng healthy, guys, kasi ano, panay kain sa labas yung mga, ano, burgers. Unhealthy food pa, guys. Pero, we'll see kung anong sasabihin ng doktor kasi ngayon ko malalaman yung record, yung result ng aking blood test, kung okay na ba, back to normal na ba ang aking, ano, blood pressure and everything. Kaya, well, see. Yan. If it's good news. Wala pa naman yung doctor ko. Kaya, maghintay muna tayo, guys. Hintayin muna natin ang aking doctor. Habang naghihintay tayo dito tayo, ayan. Malinis naman yung room, guys. Ako yung isa din. Ilalagay kanila sa maliit na kwarto, guys, para maghintay sa doktor. Maganda yung ano doktor ko kasi parang ano talaga siya, guys, private. Maganda siya. Tsaka yung visit ko ngayon, ang nabayaran ko lang is $1.83. Yung sa copay siya kasi maganda yung ano ba, insurance ng asawa ko. Kaya kapag maganda ang insurance, guys, hindi masyadong malaki yung mapabayaran mo pag visit mo. Kahit sa nung nagpa-blood test ako, ano lang, konti lang yung copay lang ang binabayaran sa laboratory. Alam mo kasi, guys, yung medical dito ang mahal-mahal. Pag wala kang magandang insurance dito sa US, thousand-thousand talaga pag pumunta ka sa doktor, ang mahal ng ano nila dito, medical. Kaya kailangan mo talagang magkaroon ng insurance, medical insurance dito kasi kung wala, patay ka talaga. Kasi ang mahal ng insurance dito, ang mahal ng medical dito, every go to the doctor talagang ano, tapos yung mga gamot, ang mahal-mahal pag naparesita ka. Kaya buti na lang, lucky din naman ako sa asawa ko kasi maganda yung ano niya, kasi government ano siya, so maganda yung kinuha niyang ano, yung insurance, medical insurance namin, pati sa mga kids. So, kahit pa paano naman nakakatulong, hindi masyadong malaki yung babayaran namin sa ano, doing visit sa doktor, diba? Maganda talaga dito sa US pag may magandang insurance ka sa medical insurance mo kasi napakamahal. Gaya nung nanganak ako, guys, yung nag-give birth ako, halaka. Tiningnan namin sa ano, almost 100K yung nabayaran. Kasi yung baby ko, guys, nalagay sa ano, sa NICU. NICU room. Kasi nga, ano siya, nung nagsusuka siya, nung ano pa siya, newborn siya, nakainom siya, batas at nagsusuka, tapos bigla siyang mag-green, bigla siyang mag, hindi siya makahinga, biglang dark yung lahat.